Hello, what's up mga idol? Welcome to King's Journey. So today's vlog po ay pag-uusapan po natin ngayon at ituturo ko sa inyo kung paano maggawa ng thumbnail sa CapCut. Yes, yun po. Ito po yung part 2 ng content ko, yung nakaraan ginawa ko po yung paano maglagay ng thumbnail sa video. So ito pong content na to is karugtong. So ito na po yung kung paano naman po gumawa ng thumbnail na i-insert natin sa ating mga YouTube video. So kung interesado ka po sa content na ito at gusto mong malaman kung paano gumawa ng thumbnail gamit ang CapCut, panoorin po hanggang dulo. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please pa-support naman po. Click subscribe button. Pakisama na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa mga bago at marami ko pang videos na i-upload kagaya ng mga tutorial. So paano? Simulan na natin. Ito na po. Bago ko lang po simulan yung tutorial natin sa paggawa ng thumbnail, gusto ko lang pong malaman nyo kung bakit tayo gumagawa ng thumbnail para sa ating mga YouTube videos or kahit sa Facebook ba or sa mga Reels. Kasi po napaka-importante po ng mga thumbnail na yan kasi halimbawa po eh nanood tayo sa mga videos ng mga content creator. Halimbawang hindi po natin sila kilala and then sa unang tingin pa lang po natin sa mga content na ginawa po nila, nakalagay na po doon kung ano yung nilalaman ng video na dapat natin panoorin. So ayun po, napaka-importante po talaga, lalo na po sa mga bago pa lang po nagsisimula sa pag-edit ng mga vlog, ng mga video. Ayun po. Kailangan po natin ayusin yung pag-i-edit natin ng mga video natin kasi po isa po yan sa paraan para marami po tayong maging viewers at magkaroon po tayo ng mga subscribers. Siyempre pangalawa na rin po yung kung paano natin siya i-deliver at kung gaano kaganda or gaano ka-importante or gaano kahalaga yung ine-emphasize natin sa ating mga itinatapik topic. So ayan na nga po. Huwag na nating patagalin. Umpisa na talaga natin yan. So, punta na po tayo sa home screen ng ating cellphone at kailangan po may application po tayo ng CapCut. So, kung wala pa po, download na po natin. Eh, kung wala pa po, punta po tayo sa Play Store ng ating cellphone. And then, itype po natin sa search box ang CapCut application. So, meron na po ako kaya i-open ko lang yan. So, kung kayo wala pa po, kailangan nyo pong i-download para sa gagawin natin tutorial. And then, i-open na po natin add new. New project ba? And then, piliin na po natin yung image na ilalagay natin or screenshot na pre-prepared natin. So, kung image po, dapat po wala po siyang background. Mas maganda po walang background kasi kung palalakihan po natin. So, ayan na po, nakapili na po ako ng aking image na walang background. So, ayan po. Kailangan po yung ratio aspect natin is 16:9. Pang YouTube thumbnail po, 16:9. Yun po yung size ng pang YouTube video. Ratio aspect niya, 16:9. Pag Facebook po, 9:16 po yung patayo. Ang pang YouTube po yung landscape po ang style yung nakahiga. So ayan na po, gagamit po ako ng mirror and then i-adjust ko po dito sa kanan. Diyan ko po gustong ilagay yung picture ko. Then dito naman po sa left side yung sulat. Yan. I-ayos na po natin yung pagkakadrag ng picture. So ayan na po. Punta po tayo sa canvas. Para mapalitan po natin yung background. So, kung nagtanggal po kayo ng background sa picture nyo, kailangan magpalit po tayo ng background. So, meron na pong mga prepared na background dyan. Piliin lang po natin. Piliin po natin yung hindi pro kasi yung pro po may bayad po yun. Doon po tayo sa libre yung mga prepared na. Ayan, mga preferred na background na pwede natin gamitin libre. So, ayan po, may napili na rin po ako dyan.
So, i-click lang po natin yung napili natin. So, ayan po. Ayan po yung napili kong background. And then, i-insertan ko pa po yan ng isa pa. Pwede rin po palang ano, color yung gamitin nating background. Depende sa inyo kung gusto nyo yung plain lang, color lang. Ayan, ganyan po. And then, kung may mga design-design, pwede naman po yung dyan po kayo mamimili. Pipiliin lang po natin yung hindi pro para walang bayad. Kasi hindi po natin ma-download yung ano natin pag pinili natin yung may bayad. Yun pa, yun nga po yung pro na tinatawag. And then, mag-a-add po ako ng another na screenshot po yung hinanda ko na po. So, kung meron po kayong ibang idadagdag dyan, pwede nyo pong ilagay para design lang po. Be artistic ba? Be creative. Para sa thumbnail na gagamitin natin. Mas maganda siyempre yung marami silang makikitang design. May mga kulay, may mga stickers. So, ayan po. Diyan ko po ilalagay sa taas. Taas na bahagi ng balikat ko para mas kitang-kita. And then, lalagyan ko po yan ng sticker na arrow para, ayan po, i-click po natin yung sticker. Diyan po, meron din po tayong mga pamimilian, may mga libre, at syempre po, nandiyan po yung may bayad kasi diyan po sila kumikita sa may bayad. So, ayan po, namili po ako ng libre yung arrow. So, pag pinili po natin yung may nakalagay na pro, hindi po natin may export yan kung sa video. So, kailangan po nating piliin dyan yung mga libre lang para ma-export po natin. May monthly subscription din po kasi yan. So, yan, nakapili na po ako yung arrow. Ilalagay ko po dyan sa ano, nilagay kong screenshot. So, kayo pong bahala mag-design since guide lang po ito para makagawa kayo ng thumbnail. And then, hindi na po natin kailangan ng mga effects kasi screenshot po yung gagawin natin dito. Pagka naayos po natin yan, i-screenshot lang po natin yan. So, no need na po lagyan ng mga effects yan. And then, i-click po natin yung A+ para sa paglalagay po ng text. Yung mga makikita ng mga viewers. Kung, para malaman kung ano yung sinasabi natin dyan sa thumbnail na yan. So, dyan po nagbe-base yung mga viewers na nababasa nila. So, once na clinic nyo po yung text, magkakaroon po ng layer. So, ayan po. May mga pamimilian na po kayo dyan. Mga effects sa text. And then, meron din pong font yan. Pwede kayong mamili ng mga font dyan. May mga libre din po dyan. Of course, nandyan din po yung may bayad. So, kayo na pong bahala mag-decide kung paano nyo i-set din dito sa inyong ginagawa. So, medyo mahirap din. Okay naman pong walang ano, thumbnail. Kaya lang, parang napaka-play ng video natin kung wala tayong thumbnail. Mas maganda pa rin po yung may thumbnail na nakalagay. Madaling malaman ng mga viewers kung ano yung mga pinapanood nila. So, and then, antayin lang po natin matapos yung ano ko. Yung tinatype ko dyan. Ayan na po, nakatatlong layer na yung aking text. So, kada dagdag nyo po, nagiging layer po yun. Overlay ba? So, ayan, okay na po siya. And then, kung natapos na po, iayos nyo na lang po yung ibang mga nilagay natin dyan. Ako, inaayos ko lang po yan. Screenshot. And ayun. So, ayun na po mga idol. Sana po may natutunan kayo sa mga tutorial na ginawa ko. Yung last po, yung tungkol sa paano maglagay ng thumbnail sa YouTube video. And then, ito po yung part 2 kung paano po maggawa ng thumbnail gamit ang
ang CapCut video editor. So ayun po, ganun lang po siya kadali. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel and support. Marami pa po akong gagawin ng mga tutorial videos. Ayun po. Thank you so much po. That's it for today's video. Thank you so much.